record ba ako? Oh, yes, it's recording. Okay, so good morning. So this is my next PM vlog, which is the personal mobility vlog. Okay, so we're going now to the BGC at the track 38. So merong orientation doon. Our gears are ready. Our scooter is ready. So baba lang tayo, biyahe tayo doon. Actually malapit lang naman, I think mga 10 to 15 minutes. So yeah. I'll see you there. Bye. Seems like wala pang tao. Oh, I don't know. So, nandito tayo ngayon sa BGC. It's Sunday. Happy Sunday to everybody. Good morning sa inyong lahat na ating mga ka-PMV. So, yes, check natin kung ano kaya. Pansin nyo guys, ang ganda dito sa BGC, ang luwag-luwag ng bike lane. Yung bike lane na yan is also scooter lane, electric scooter lane. So, almost lahat ng road dito sa BGC is merong dedicated bike lane. Tapos well-marked pa siya, protected with those orange bollards. Hopefully, sa lahat, no? Sana all, no? Oh, I think ito na yun. Ayun guys, oh. So yun na nga guys, nandito tayo ngayon sa BGC. It's Sunday and now merong orientation on the safety, on how to ride safely ng ating electric kick scooter, organized by XPH and tulong na rin ang National Bicycle Organization. So ayan, makikita natin group by group na sila ngayon. So ito si Boss Team, kausapin natin. What's up, Mr. Sander? So yep, Sir Team, ano yep. Ang nangyayari sa atin ngayon dito sa BGC? So basically this is a bike lesson and electric kick scooter lessons natin, no? So sa bike side, ang nagli-lead ng grupo nila BNA ng National Bike Organization. Yes. Uh-huh. And tayo ang toko natin is yung sa mga scooter. So basically, ang target market natin dito, majority is yung mga nag gusto matuto, yung mga hindi pa nag-scooter. Then sa mga existing naman, kung gusto matuto ng refresher, yun, nasa training materials naman natin yon. So this will be a regular event in partnership with Bonifacio Global City. Every Sunday of the month and eventually back makover natin every weekend of the year, no? So ayun. Okay, so initially this is for in BGC only, pero meron ba tayong target na like sa iba municipalities or cities tayo na i-organize rin yung particular na, given na si XPH are so big na talaga, di ba? Lalo na sa Manila, madami rin tayong mga members doon. I think what's our future plans? So basically, yeah, we are, this one pala is partnership with Bonifacio Global City and Taguig LGU. Yes, okay. Actually we're in talk with Valenzuela, mm-hmm. Pasig, San Juan, nice. Quezon City also, the LGUs.
we are planning to undo this nationwide, actually even Cebu. So ito yung training materials natin na to is for free. We're gonna share it to everyone, kahit na electric kick scooter, kaya ibang community, ibang LGU, we can share it to these communities para magamit naman to. It's an open, nice. Ano naman, open document. So this will be available online then? Yeah, online. Everyone can use it. Actually, binasa na natin to sa mga distributors under electric kick scooter Philippines. So basically, we have the big distributors organization natin. Ayan, shinare din natin. So para sila sa mga newbies nila, sa mga baguhan na riders nila, na customers nila, they can, orient the people, and we're planning to put out a certification of completion also para may patunay na UAE-1 process. Nice. Actually, ang ganda nung idea na to, no? For sure, yung other cities natin ay gagaya din. Yes. Given, I think, si Pasig, ang ganda, at sila ata yung isa sa mga unang naglagay ng mga bike lanes, di ba? Yes, sir. Lalo yes. na sa Ortigas Center yes, nila. Yes, yes. And then hopefully, maging well-protected bike lanes na rin, yes, di ba? Yes. Even, si Ayala din. Yes, Ayala also. I already experienced the wide bike lane there yes, na yes. talagang merong bollards. Yes, yes, same thing dito sa atin, sa BGC. Yep. So, hopefully all. San Juan din, nakita ko yes, na rin. San Juan, of course. So, yes, as in specific na may nakalaga electric kick scooter and then bike, yung lane na yun. Di ba? Ang ganda. So, I think timely lang din because of this pandemic, yes, right? Yes, so yes. we have the opportunity to spread na ito yung new normal ngayon, yes, yes, di ba? Oo, correct. The personal mobility devices, vehicle. So yun nga, same. PMV, personal mobility vlog. So live tayo ngayon dito sa BGC with Team Vargas, our. So ayun nga guys, kakatapos lang ng ating short interview with Team Vargas. So now, I'm with my fellow vlogger, Urban Explorer. Shout out nga pala, pero actually sana shout out nga rin ako kasi ang daming followers nito. Hindi, konti pa lang followers ko, bago lang. Ayun bro, kumusta naman yung ano ngayon? Okay naman, nakakatuwa nga. At meron tayong seminar na ganito. So, malaking tulong yan. So, para sa safety na rin sa mga riders. Correct. So, yan. Yan lang. So, ayan guys, oh. So, paano ba mag-ride sa intersection? Kailangan alam natin yon. So, eto, kasama sa training materials na dinidiscuss ngayon, kung ano yung safety sa mga nagra-ride sa highway, hindi lang sa ating villages. So, ayun, karamihan kasi ng ating electric kick scooter ay ginagamit rin ng ating mga kasama sa nagtatrabaho. So, eto na yung service nila ngayon. So, syempre, hindi lahat actually aware sa safety. So, basta-basta lang din sila. And anyway, sa XPH, even as a Lason crew sa amin, we push the advocacy na wear helmet, follow traffic rules. So, yun. Eto. So, ngayon, nag-discuss si boss ng paano yung safety ng usage ng ating locks. So, usually kasi mga bolts yan or chain or yung mga high tension na ano, nabibili natin like bike locks. So, yan. Kung paano yung safe na paglalock ng ating mga electric scooter for safety para hindi manakaw. Kasi medyo mainit na rin to sa mata ngayon. Ayun. So, yung location din, kung saan ba safe na ipapark yung ating electric scooter, yung ating bike, make sure na nasa well-protected rin siya, hindi bilad. Tapos, well, kung sa parking, i-inform nyo rin yung security na meron kayong unit doon. Tapos, kung meron kayong mga valuable materials or equipment sa iyong wildman, dalhin nyo na. Kasi minsan yun yung nawawala pag pagpaandar nyo, wala na kayong busina or wala na kayong ilaw kasi wala na, nakuha na siya. Ito dapat dito. Sample yan. Ay, mag-upgrade ka na daw. Wala daw malalak dyan. Yung Xiaomi walang malalak. Or dito boss, no? Sa ano, no? Pagulong, no? At least
ano siya, sarado siya. So kailangan specific din yung gagamitin mo na kakasya. At iaano mo rin, di ba? Kasi sayang. Ay, may hugot. May hugot. Okay, so aside from the safety training, ride training ng scooter, ngayon naman, actually, ano te, impromptu te, since may member tayo na marunong sa self-defense, sa martial arts, so ngayon, ayun, may basic training tayo ngayon about martial arts, so eto yun, yan. So, dinidiscuss niya ngayon, halimbawa, tinutukang ka ng patalim, so kaya kailangan maging alert. Okay guys, so kanina, aside from the training seminar about safety riding ng ating electric kick scooter, ngayon meron tayong impromptu na training sa ating mga riders, which is basic self-defense or how to protect yourself if someone is stealing your electric kick scooter. Kanina, kung nakita nyo, is para ayun, tinututukan sila ng patalim, usually ganun eh kapag hold upin kayo or kung ano pa man, ano ba ang magiging initial reaction nyo? Say, sabi ano, bibigay mo ba? Or papatayin kita? Anong gagawin mo? Manlalaban ka ba? Isasacrifice mo ba yung buhay mo para dun sa iyong electric scooter? Mas importante ba yon kaysa sa buhay mo? Mahal mo pa ba yung mga kasama mo sa buhay? Or mahalaga ba sila sa'yo? Diba? So, actually, case-to-case basis or I'm not sure, between life and death, I will still choose life, of course. Diba? Eh, yung electric kick scooter natin, makukuha pa natin ulit yan. Pero yung buhay natin, wala tayong mabibili sa Lazada niyan. Or sa Shopee. Diba? Pero, as much as possible, we need to be street smart, we need to be aware kung ano ba yung mga lugar na delikado, di ba? So, eto ngayon, dinidiscuss ni Sir kung ano ba yung mga basic na stance or gagawin nyo just in case magkaroon kayo ng problema sa kalye. Di ba? Ayun, sabi nga ni Sir, is iwasan daw yung mga maiinit sa katawan like alahas, cellphone na naka kalat lang. Kasi usually, yun yung uunahin sa inyo ng snatcher. Actually, yun yung mahirap din. What if you are using it as your Google? Halimbawa, eto. Ayan. Now, I think magandang suggestion dyan. Ako kasi ganun ang ginagawa ko. Aalamin ko muna yung lugar na pupuntahan ko. Kung yung dadaanan ko ba is safe for that na nakabalandra lang yung cellphone ko. Kasi nag-Google Maps ako. Ayun, so pre-planning. Alamin mo muna yung lugar na pupuntahan mo, lalo na kung hindi mo siya kabisado. So at least aware ka kung kailangan mo bang maglabas ng cellphone or ganon or whatsoever. So ayun, isa yun sa ginagawa ko. At kailangan nyo rin tandaan, katulad nito, diba? Iniiwan lang yung cellphone niya dito. Pwedeng mawala yan. Ayun, sabi ni boss is meron yung mga lugar na dadaanan nyo, kailangan meron kayong number ng nearest PCP or police station para at least kung magka-problema madali nyo siya lang matawagan, di ba? Aware kayo sa lugar. So yun, sabi nga kanina, scan the area prior leaving, baka mamaya may nagmamanman sa inyo. At least from there safe kayo bago man lang kayo lumabas ng bahay or kung saan man kayo galing na establishment. Okay guys, so like I said every time sa ating vlog, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe para at least matulungan nyo lamang ako sa aking kinabubuhay. Then if you like this video, please do click like. And then sa mga susunod dating video, please if you want to know more and then notify, please click the bell. Ito, bing bing bing, yan, di ba?
Ayun guys, so this is Sander Servando for the personal mobility vlog ng ating channel dito sa Sander Servando channel dito sa YouTube. Anyway, lalabas rin naman to sa Facebook. And ayun. Let's... We'll be right back.